Ilalagay na natin to. Itong ilaw pa. Ayan. Diba kabayan, umilaw? Switch off. Ayan. Ayan. Diba? O, patay natin. Ito isa. Titignan natin, switch. Ayan. Diba, nakita naman yung kabayan kanina. Hindi siya umiilaw. So... Ayun, mga kabayan, magandang hapon. So, may gagawin tayo ngayon yung doom light nung itong Innova. So, hindi siya umilaw. So, yung nasa hulihan, gumagana siya. Pero yung nasa unahan, hindi siya gumagana yung dalawang doom light. So, chichikin natin yung fuse, mga kabayan. Ha? Supposedly, ito yung ano niya Doom light. So, 10 amperes. 10 amperes siya. So, naka-ano tayo ngayon, naka-negative. So, ito yung ano niya. So, umilaw siya kabayan, oh. Ayan. Umilaw siya ngayon. So, ibig sabihin, walang problema sa fuse. So, ito. Ayan. 10 amperes siya. So, left and right ng doom light sa unahan, hindi gumagana. So, pagkatapos yung doom light sa likod, sa pinakang passenger side, sa gitna, gumagana siya. So, okay naman yung ano, yung fuse niya. So, itong ang fuse ng sa gitna at saka sa fuse ng sa unahan, iisa lang. Kasi pag tinatanggal ko kanina, nung tinanggal ko kanina, hindi gumagana yung gitna. So, ibig sabihin, isa lang yun. So, ayun. Titignan natin ngayon sa loob kung anong problema. Ayan mga kabayan, makita ninyo ha. So, gagamitan natin ang test light. Itong doom light dito sa dito, diyan ito sa tapat niya, sa tapat natin kabayan niyan. Gumagana 'yan. So, inup ko lang. Ito hindi gumagana. So, pero yung may contact siya, inangat ko. So, ibig sabihin, titignan natin kung gumagana, ilagay natin sa negative. Ito. So, ito. Titignan natin naman kung siya may positive. So, may positive siya kabayan. Tapos kabila, may positive. So, lalagyan natin ngayon ng positive kabayan sa... Maglalagay tayo ng positive. Kukuha natin ng ground. So, sandali lang. So, kabayan, kumuha tayo ng positive sa battery. Ayan, ginamit natin yung alligator clamp. Ito nga ganito, kabayan. Ayan. Kumuha tayo ng positive. Kailangan makuha natin yung negative dito. Ayan, kukuha natin ang... Wala. Ayan. Ibig sabihin kabayan, walang negative dito. Ayun, meron kami ron. O kabayan, meron na negative. Nawawala siya. Ayan o. Ayan, nawawala yung negative niya. So, ibig sabihin, naglulus contact siya dito. So, ito, meron siyang negative. Ibig sabihin, naglulus contact lang siya. Ayan. So, yung may ganyang contact kasi kabayan, kung saan pumapasok yung ito. Kung saan pumapasok yung bulb. So, i-adjust natin. Baka sobrang luwang na, so kailangan natin i-adjust, no? Adjust natin. So, ibig sabihin, meron tayong negative. Yan. Meron pa rin negative dito. Ayan. Nawawala. Yan, negative. So, kukuha natin ngayon ng positive naman. Mag-negative ground tayo. So, ganyan lang po kabayan pag-adain ng mga ilaw. Yan. Kukuha natin ngayon ng positive. Ayun, may positive. Ayan. Yo, may positive din. Tara, kita ka ba yung ilaw? Yan, may positive. So, ibig sabihin, titignan natin kung iilaw siya ngayon. Ha, tasaksak natin yung bumbilya, ha. Ayan. Yan po, ayan, namatay. Ayan. Yan, di ba kabayan? Patayin natin. So, itong isa, titignan natin ngayon kung iilaw siya. Ayos siya kabayan umilaw. Ayan o. Diba? Ayaw umilaw ito isa. Pero may negative positive siya. So, ibig sabihin. Ayan, umilaw na. Ayan. Ibig sabihin kabayan. Naglulus contact lang siya doon sa saksakan niya. So, ganyan lang kabayan. Napakadali lang. Para doon sa mga baguhan. So, pupunta muna tayo sa basic. Ha? Papaalala ko sa inyo. So, huwag po muna agad tayo magpabasta-basta. Halimbawa, ayaw gumana to. So, ibig sabihin, kasi may switch to eh. Yung iba kasi, papalta agad ng switch.
Iba kasi papalitan agad ng bulb. So ibig sabihin, tingnan muna natin mabuti bago tingnan natin condition ng bulb. Kasi ang nangyayari kabay minsan, kapag hindi umilaw isang ilaw, yung iba pinapalitan agad ng bulb. So narorong diagnose agad. So ang ginawa natin kanina, tinignan natin yung fuse, yung pinakita ko sa inyo kanina sa pailamin natin. So umilaw na. Ayan kabayan. Yan, nakita niyo yung parang tanso na yan. Yan. Ayan yung kontak natin. Kung saan nakasaksak yung bulb. So meron din sa kaliwa. So nakasaksak yung bulb ay sinaksak ko kanina. Yan. Yan mga kabayan. Ganun lang kabayan ang pag-diagnose ng mga ilaw. Napakasimple. So sa simpleng pamamaraan ng pagkukumpuni ng ating sasakyan ay masusolusyon na natin. So, kung zero knowledge ka, mahirapan ka talaga. So, yung iba kasi, kapag nawala ng ilaw, ang papalitan agad nila, bulb. So, hindi. So, checkin natin mga kabayan yung fuse. Then, checkin din natin yung mga bulb. Yung power supply niya. So, tingnan natin sa switch. So, di ba? So, ganun po kabayan yon. So, kung kayo kabayan ay may kakayanan, konti sa troubleshooting sa electrical, ay masusolusyonan po ninyo ang ating sasakyan. So, sa simpleng pagkukumpuni, ay hindi na tayo babayad. So, ang gagawin natin ay i-adjust ko muna ulit ng konti pa itong kontak niya. So, bali na kaganyan naman kabayan yan. So, dito sinasaksak yung bulb. Dalawa yan, may positive, negative, dalawang nakaganyan yan. So, itong kontak nito, paliliitin mo. Parang ganyan, paliliitan mo ganyan yan. Yan, paliliitin mo, i-adjust mo. Para gumanda yung kontak niya. So, kanina, wala. Di ba nakita naman yung kabayan kanina, ito wala. So, nung in-adjust natin yung kontak nito, umilaw siya. Ayan. Adjust natin. Ganyan. Mas maganda kung kita ninyo kung paano mag-adjust. Subukan natin. Mas maganda kabayan kung kita ninyo kung paano mag-adjust. So, subukan natin ha. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito, sisikwatin lang natin ng ganyan. Yan, igaganyan natin. Yan. Tapos kabila, sikwat ulit. Ah, hindi makita. Sikwatin lang natin. Yeah, kumbaga, pag lalapit natin distansya na, distansya, di ba? Saka ito, yung negative. Yan. Distansya niya, yan. Yan. Yan, distansya. Di ba? So ilalagay natin bulb. Ayun, nakatutok sa yung test light natin ay nakatutok sa negative. Dapat positive ang ilaw niyan ito. Ang makukuha mo ay positive. Pagkatapos pag nilipat natin test light natin sa positive, ang makukuha mong ilaw diyan ay negative. Yan, yan ang magbibigay. So ayun. Ilalagay na natin 'to. Itong ilaw pa. Ayan. Ba kabayan, umilaw. Switch off. Yan. Ayan. Diba? O, patayin natin. Ito isa. Itinan natin. Switch. Yan. Diba? Nakita naman yung kabayan kanina. Hindi siya umiilaw. So, ayan. O, tinan natin. Ayan. Umiilaw siya. Diba kabayan? Kanina hindi umiilaw kasi yung kontak niyan lumuwag. Lumuluwag talaga kabayan at kontak niyan. Kahit alin sasakyan kabayan. Bigla-bigla nila ang mawawala yung doomlight ninyo nang walang dahilan. So, ito kabayan, may gutli ito. So, may guide yan. So, papakita ko muna yung guide. Yeah. Dito yung guide nyo, dito. Yan, sa may switch na yan. So, papasok yan doon ito. Papasok lang yan yung gutli na yan. Yan. Yan, papasok mo lang siya ng ganyan. Kasi may guide naman ito dito eh. Parang, yan, parang may mga double siya. Nakita yung double? Nakita? Ayan, nakita nyo kabayan yan, double na yan. Para dito yan. Para dito yan. So, igaganyan lang natin. Kasi, misang kasi napuputulang kayo eh. Haltak ng haltak. Yan, ganyan lang, kasimple kabayan. Ganyan lang kasimple. As simple as that kabayan, ganyan lang. Kailangan i-remove nyo, titignan ninyo, hindi kayo basta ba, hindi pa kayo basta-basta sungkit na sungkit. Hindi kayo basta-basta sa salpak na salpak. Kabayan, okay na. O, yan. Ano nangyari pala, bakit sila napundi? Ay, lumaglang yung kontak niya. Matagalan lumuluwag. Nawawala yung kontak niya. So, kinakailangan natin i-adjust. Ibig sabihin, pag complete circuit siya, ibig sabihin kabayan, nandun yung presence ng positive at negative.
Ibig sabihin pag hindi sa pag incomplete circuit, ibig sabihin either sa dalawa ang wala. Either na positive or negative. Or either naman walang positive at negative kasi baka busted yung fuse natin. Okay? Mga kabayan, sana may natutunan kayo. Ang mga sasakyan dito sa bahay, ako lang ang nagkukumpuni. Ako po yung mekaniko dito. Sa simpleng pamamaraan ng pagkumpuni ng sasakyan ay nakakaintindi tayo. So, nasusolusyon na natin. Walang nagiging problema. So, yun mga kabayan. Kaya, dalawang thumbs up na kuha natin yung trouble natin. No? Yung iba kasi, hindi agad makuha yung napakasimpleng trouble, lumalaki. Kasi, wala sila sa basic diagnosing or basic troubleshooting. Okay mga kabayan? So, ayan kabayan, na natapos na tayo sa pagkukumpuni ng ating sasakyan. So, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa akin at pakipindot po ang notification bell at pakisilik po ang all bell para every time na mag-upload po tayo ng video na katulad nito ay manunotify po tayo ni YouTube. Kayo pong unang makakauna. Okay mga kabayan? Bye-bye!